Collaborate na yung star cinema with other countries. And syempre, mas lumalawak yung market natin. Diba yung gusto natin na para maging kagaya na tayo ng mga Koreans at other countries na nakikipag-collaborate sa ibang Southeast Asian countries. And that, syempre, parang ano to eh, parang level up para sa ating lahat. So I'm happy at sana masundan to ng marami pang kumikita. So, mauuna ba siya ipalaro sa Singapore before? I am not 100% sure, but I know na magiging simultaneous airing para sa lahat. Can you tell us about your role? We saw your role. Medyo complex ng character. Medyo mahirap siya ipaliwanag. But isa akong guidance counselor dito na nagsusolve ng isang krimen sa isang all-girls school. So doon mangyayari ang mga kapanapanabik na mga eksena. But I can't really share much. Kasi medyo ano siya, may pagka-mystery thriller. So, hindi ko alam kung hanggang saan yung pwede kong i-share sa inyo. But definitely, isa to sa mga pinakamabigat na pelikula na nagawa ko. It's something that I would watch. How was it working with Ma'am Chanda? Ay, minsan nasa gitna kami ng eksena, hindi ako pa rin makapaniwala na siya yung ka-eksena ko. Hindi, sa totoo lang, iba pala talaga siguro kapag gano'n nakadami yung pelikula na nagawa mo. At siguro, iba na nakatrabaho niya, sina Mike De Leon, yung mga other great actors of her generation, of the new generation, and iba yung parang hindi na, parang less yung work for me, because parang nag-feed na lang ako dun sa energy na binibigay niya. May in-import ba sa'yo in particular, acting-wise? Hindi siya yung tipo ng actress kasi na nag-i-impose ko ano yung gusto niyang gawin mo sa eksena. But, siguro mas marami lang ako na-observe dun sa acting process niya na dadalhin ko hanggang sa future projects ko. Like, ang laki-laking bagay. Observation ko lang. Baka may mapanood niya, magulat siya. Pero, na-observe ko na sobrang laking bagay yung voice acting talaga. As in, how she delivers her lines. Kahit kapag reading pa lang, nararamdaman mo na, kahit wala pa yung emotions, parang yung pagputol niya ng mga linya, kung paano niya binibreakdown yung emotion ng bawat word, iba, parang minsan kasi yun yung nakakalimutan namin bagong actors. Speaking of Evie, hindi ka ba nahirapan? Kasi parang yung dumadal of shooting ka ng kasayon. Tapos bigla ka na-Evie. Medyo challenging siya. Medyo challenging siya. Physically and emotionally. Wala eh. At the end of the day, I still feel fulfilled. Kasi ginagawa ko yung gusto kong ginagawa. Tapos, nakakatrabaho ko yung mga tao na gusto kong makatrabaho. And, ang laking bagay na yung both teams, Eerie team and yung Kasal team, masayang katrabaho. Parang hindi mo, kahit mabigat yung trabaho, magaan pa rin sa pakiramdam. Speaking of Kasal and magaan katrabaho, nakabalik na si Derek sa ABS. Nag-usap na ba kayo nito? Ha? Pumirma na ba siya sa ABS? No, at least she... Ah, sa movie. Yes. Okay. Nagulat ako, hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Okay, okay. Hindi, oh, ano, na-miss ko siya. Na-miss ko siyang maka-eksena. Sabi niya nagtatampo ka daw sa kanya. Sabi na kanya. Nagtampo ako sa kanya when he left. No, because we were in the middle of a show ng isang pelikula when he left. So, syempre, nagtampo ako kasi parang hindi niya ako nasabihan. So, parang, noong time na yun, inisip ko, ay, bakit hindi co-actor mo, kung ko alam na tapos na yung pelikula namin. But of course, kahit na bago pa siya bumalik, napag-usapan na namin yun dati. And ngayon, parang kapag nakaka-eksena ko, sabi ko sa kanya, grabe na parang hindi ka nawala. Pero parang na-miss ko makipag-eksena sa kanya. Tapos na napanood ko yung teaser ng Kasal, naisip ko lang na nakaka-miss pa lang makita si Derek Ramsey sa isang star cinema movie. Sobrang layo na ba ng Derek from One More Chance? Hindi, alam mo, ito, totoo to. Habang nakaka-eksena ko siya, ang dami niyang bagong binigay. And I'm very proud of him for that. Ano ba yung role mo sa Kasal? Isa akong, teacher, pero magkaiba sa area. Hindi, isa akong, parang small town teacher na may in-love sa isang prince of Cebu. West Paulo. Tapos, magkakaroon ng mga
mga paano ko ba ipapalik babalik yung bumabalik yung past lang si Derek. Hanggang doon lang paano ko ipaliwanag. I can't reveal anything. Yes, tapos sorry, the major question is, you can... Okay. So, hindi ba kami nakakapag... Hindi ko alam po hanggang saan. Hindi, oo. Hindi, isa akong small town teacher dito na may love sa isang prince of Cebu. Isang, syempre, city na ang Cebu. Diba, isa siyang malaking metro, ano. But, may darating na past love. You can say the greatest love ko si Derek dito. Tapos masashake yung relationship. At siguro yung magiging question ng pelikula would be, gano'ng ka-importante ba yung tiwala sa relasyon? Gano'ng ka-importante? Gano'ng kakilala mo? Kasi kakasal kami ng kaulo dito. Gano'ng kakilala mo ba yung taong papakasalan mo? At handa ka ba na tanggapin kung sino siya kapag nalaman mo pa ano yung deep, darkest secrets? As to Paolo, kamusta yung working relationship na together? Oh, first time namin magtatrabaho sa big screen. At iba din. Iba siya dito. Iba yung binigay ni Paolo dito. Nakakatuwa kasi ang ganda ng energy dun sa set. Dahil first time ko makakatrabaho sa Derek Ruel. And then after a very long time, okay, pala ko ulit makakatrabaho sa Derek. Si Paolo first time sa big screen. So parang everyone's excited for this moment.